May atraso sa akin yan, baka kala ninyo. Hindi man indirect, ha? Indirect. Ang totoo lang, ha? Ikaw, Boying Remulla, kumiuta ka talaga kung talagang matalino ka. Hindi mo sasalaulain. Una, pangalan ng tatay mo. So makikita po natin doon, mga minamahal kong kababayan, ang sinabi po ni Kapersi Lapid ay meron daw bang Cinderella sa DOJ. Hindi po niya sinabing taga-Bucor, hindi po niya sinabing general, hindi po niya sinabing sundalo. Ang sinabi po niya ay Cinderella sa DOJ. Ang malaking katanungan po, mga minamahal kong kababayan, ito kayang Cinderella na ito ay walang iba kung hindi si Bongjing. Ang malaking katanungan din po, hindi kaya si Bongjing ang siyang nasaktan ng sobra sa mga expose ni Kapersi Lapid. Kaya po, mga minamahal kong kababayan, marami po ang nag-iisip at naghihinala na baka di umano ang mastermind ay si Bongjing at hindi si General Bantag. Kasi kung titignan po natin ang personalidad ni General Bantag, para sa akin lang, ha, hinding-hindi po niya magagawang pumatay ng walang kalaban-laban. Hindi ko po alam kung ano po ang palagay niyo kay Bongjing, kung kaya ba niyang pumatay ng walang kalaban-laban. Pero sa nakikita ko po, ang isang general na katulad ni General Bantag na 4-star general, ay hindi ko po mapagwari na papatayin niya si Kapersi Lapid ng ganung paraan, ng patraidor. At alalahanin po natin ito, ha, ang mga kaming mga igurot at kaming mga ipugaw, hinding-hindi po kami lumalaban ng talikuran. Hinding-hindi po kami lumalaban ng talikuran. Hindi ko po alam kung yung pinanggalingan ni Bongjing ay lumalaban ng talikuran. Kaya po dito, mga minamahal kong kababayan, ito po, isa lang po ang naisip ko dito. Bakit ganun na lamang ang init ni Bongjing kay General Bantag na ipitin si General Bantag? Eh hindi naman binanggit ni Kapersi Lapid ang pangalan ni General Bantag, eh. Hindi ko po alam, i-message po niyo ako sa comment section, ipinpunin niyo ang video na kung saan ay bumanat po si Kapersi Lapid at tinukoy itong si General Bantag. Hindi ko po alam. Wala po akong narinig sa mga komentaryo ni Kapersi Lapid na meron siyang binanggit na general na nagtatrabaho sa Bucor. Dito po kasi tinawag niya Cinderella, eh. Pero hindi po niya sinabing general, hindi po niya sinabing nagtatrabaho sa Bucor. Ang sinabi lang niya ay Cinderella sa DOJ. At yan po, eh, hindi ko po sinasabing si Bongjing, ha. Hindi ko po sinasabing si Bongjing. Ang sinasabi ko po dito, mga minamahal kong kababayan, baka tama ang mga netizen, ang mga tao. Alam po ninyo, nalulungkot ako dito kay Bongjing, eh. Nalulungkot ako dito. Idol ko dati to, eh. Kasi nung pagkaka-position ni PBBM kay Bongjing, sabi ko, alright, magaling yata itong si Boying Remulla. Pero dito, sa nakikita ko dito, self-destruction ang ginagawa po ni Boying. Self-destruction po. Sinisira po niya ang kanyang sarili. Sinisira po niya ang kanyang kredibilidad. Sinisira po niya ang kanyang kinabukasan sa politika. Dahil ito po ang pagdawit at pag-ipit kay General Bantag ay isang bagay na hindi dapat ginawa. Dahil alalahanin po natin, sumikat na kilala si General Bantag bilang isang tapat, matapang at gumagawa sa tungkulin. Eh hindi ko po alam kung si Boying meron siyang kredibilidad na ganon, o meron siyang track record na magsasabi na si Boying ay handang ibuwis ang kanyang buhay. Ay handang ibuwis ang kanyang buhay kaharap ang mga malalaking sindikato. Mabuti. At mayroong isang kaibigan siya na isang parang, alam mo yung genie sa bote? Pag dilabas yung bote, binuksan, nalabas yung genie, make the wish. Anong gusto mong gagawin para magiging totoo bilang kapalit ng papalaya mo sa akin? So parang gano'n, sige, i-appoint mo ko na Bucor director. Kaya,
dumating ang genie. Ang pangalan ng genie, alam mo sino? Si Senator Bongo. Ayun. So, ay parang ang lalaking Cinderella ay si General Bantag, because narinig ko po yan kaya ating kay SOJ Remulla Boyeng. Ngayon naman ang genie si Senator Bongo, at siya ang nagsabi, di ba? Dahil si Senator Bongo inappoint si Director Bantag na noon ay superintendent lang ang rango. Kaya pwede natin sabihin na si Senator Bongo ang pumatay kay Kapo Silapit. Kasi kung hindi niya sinubo kay Mr. Duterte si Bantag, ay hindi sana mamatay si Persilapit. Diba? Tama. Pwede na raw palang sabihin na si Senator Bongo ay pumatay kay Persilapit. Kay late Persilapit. Siyempre, hindi kayo papayag na dadalihin tayo ni Bantag. Yun po ang attorney, ano pong ibig ninyong sabihin yon na hindi tayo papayag na dadalihin tayo ni Bantag? Medyo nakakailang yata po yun, kasi sa palagay ko po, ngayon, si General Bantag po ay hindi nandadali. Si General Bantag po, sa palagay ko lamang, sa aking opinion po, si General Bantag po ang nadadali dito. Pero kasi alalahanin po ninyo na andyan kayo. Naandyan ang DOJ, naandyan ang PNP, naandyan ang Bucor, all against General Bantag. Paano po kayo madadali niya? Diba? Sa palagay ko lang po ito. Sa bagay, opinion niyo yan eh. Sabi mo, hindi tayo papayag na dadalihin tayo ni Bantag. I don't think nandadali po siya. I think sa palagay ko, ako in my opinion, si General Bantag po ang nadadali dito. Sa totoo lang po. Mabuti na lamang po talagang maraming nagsusupport sa kanya so far. Kasi nakaka, di ba? Ito pa, sunod. Yung Cinderella story na pinalabas ni Percy Lapid noong September 5, 2022 ay nagsasabi siya, itong mga 11 kotse na tinuturo niyang may-ari si Cinderella man, si Cinderella, lalaking Cinderella, at ang mansyon na tinuturo niya pag-ari ni lalaking Cinderella ng DOJ ay na-confirm sa interview ni Anthony Taberna na nang in-interview niya si Mr. Gerald Bantag ay nakahagip ng kanilang video yung the same na bahay, makikita mo nahagip din ang inang sa mga kusina nandoon. At natanda ninyo, tinanong nga si Mr. Bantag ni Anthony Taberna kung kanyang bahay daw yung mansion na yun. Sabi niya hindi daw kanyang bahay, pero wala siyang pinakitang titulo na magpapatibay o magpapatunay na hindi kanya. Ayan, tigal muna tayo dyan. Ang sabi po dito, ang sabi niya po ay yung mansion daw po na pag-aari daw ng lalaking Cinderella ay na-confirm daw po.